Mga masasamang loob, wala talagang sinasanto, pati santo ng parokya ng San Nicolas de Tolentino sa bayan ng Bais sa Negros Oriental, ninakaw at pati na rin ang kanilang tabernakulo. Dalawang oras bago ang misa ng alas 6 ng umaga, masama na ang kutob ni Rolando nung datnan niyang nakaumang ang pintuan ng kanilang simbahan. Ang isang pintuan nabukas, nabigla lang ako. At pagkabaling niya sa altar, kumpirmado, nawawala ang kanilang tabernakulo o yung pinaglalagyan ng Blessed Sacrament o yung binasbasang ostya. Nalungkot, namutla ako siguro, natakot, nawala ang tabernakulo. Ako go in charge sa akin, simbahan. Agad ipinaalam ni Rolando ang kanyang nasaksihan kay Monsignor Ramon Duran. I was so disappointed. I was so depressed. That's so precious for us. The very precious treasure in our life as Christians, as Catholics. Pagputok ng araw, kalat na ang nangyaring nakawan sa simbahan. Parang wala silang takot sa Diyos. Siyempre na lungkot, napapaiyak. Dahil banal-banal yun. Ano, may naramdaman na galit sa nagnakaot. Tinapay ang 147 years old na ang parokya ng San Nicolas de Tolentino Parish sa Bais City sa Negros Oriental. Dahil lumang simbahan at naglalaman ng mga antigo na pinaniniwalaang may malaking halaga, mainit ito sa mata ng mga kawatan. Katunayan, dati nang ninakaw ang monstrance na gamit din sa simbahan para sa mga espesyal na okasyon sa kanilang Adoration Chapel. Samantalang nito namang Enero lang, ninakaw pati ang ulo at kamay ng imahe ni San Jose. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang mga ito. For the meantime, this tabernacle, ito ang ginagamit namin. At ang mas nakagugulat dito, may kinalaman daw ang paparating na Kwaresma, kaya nangyayari ang ganitong mga nakawan. Because of superstitious belief, some of the albularyo, they used to get some sacred things because they believe that the power of the blessed, the consecrated host is very powerful, that it can heal any kind of illnesses. Ang iba, pangswerte naman, anting-anting. At sunod na ngang pinagkainteresan ang tabernakulo na 70 taon na ang tanda at tinatayang posibleng nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Bilang kabayaran sa nangyaring paglapastangan, ang Archdiocese ng Dumaguete agad nagbaba ng kautusan para magsagawa ng tinatawag nilang Acts of Reparation. Naawa ako sa mga tao sa parokya kasi they will have to sacrifice. Walang misa dito. At least for 30 days siguro, depende sa bishop, rosary, holy hour, and do a holy procession around the church prehard that we can recover the tabernacle. Ang kura paroko agad nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Dineploy ko yung mga intelligence officers ko. Yung investigator ko is ongoing conducting sa church. Meron din yung nag-check sa mga previous files namin. And then yung duty namin sa patrol is dineploy ko rin. Pero ang may pa-vulcanizing sa gilid lang ng simbahan na si Jesse, may napansin daw pasado alas 11 ng gabi nitong March 11 na maaring maging susi sa investigasyon. Meron daw dalawang lalaking aali-aligid sa simbahan noon. Yung isa nag-drive, yung isa nag-drone sa kilid. Yun, nakatayo. Oo, kinilala talaga yung kilas nila. Ang namukhaan ni Jesse agad pinuntahan ng mga pulis. May kinalaman nga kaya ito sa pagkawala ng tabernakulo. Samantala, 4 oras matapos madiskubring nawawala ang tabernakulo ng San Nicolas de Tolentino sa Tubuhan sa Barangay La Paz, ang trabahador ng hasyenda napansin daw na may nagkalat na ostya sa daan. Tuhod akong lugan, kasabot sa akong gibati nga ang ostiyas, nagkatag ng ostiyas ba? Pero doon ang tao, kunit ang tao, wala mo gaala akong luha. Luoy ba kaya nang masipad ano yung ostiyas?
At nung sundan daw niya ito, nakita niya ang isang kumikina na mistulang kahon. Sira ang lakra, pero katuloy ang silbi, yung kuhan, giligwatan, wala nga osik ng ostiyas, wala sila kaabri itong lak, naukab na itong kuhan na buakba. Nagatuor doon kung gilabay dito siya. Pag-uwi, nabalitaan niya sa radyo ang tungkol sa nawawalang tabernakulo. Dali-dali siyang nagpunta ng simbahan. Pag-abot na mo ito sa binto, katulibay akong gidala ng usa nga, nawala ba mo ka sa... Nakita rin niya, mutong gayagaw din sila. Ay, salamat, nakita na, nakitaan. Tudlo ko na ako, mutong maglisa, ubani. Mutong gayagaw, may pengo din rin tayo. Ano sila na ako? Kalipay, kitaan nyo lang, lingan. Ay, puro, nanghila ko tao nila. Hasta wala mo kong galanta po nila, tulok ko lamang akong luha. Pero sino nga ba ang nangahas na nakawin ang tabernakulo? Samantala, ang mga pulis papunta na sa bahay ng isa sa dalawang lalaki na nakitang aali-aligid daw sa simbahan bisperas bago nawala ang tabernakulo. Ang suspect, ang 16-anyos na si Maynard, hindi niya tunay na pangalan at agad niyang ikinanta. Pare! Na alas 11 nga ng gabi noong March 11 nung pinuntahan daw siya ng kaibigan niyang si Ramil. Sabi niya, punta tayo sa park. Para? Bakla daw. Tuyok rame. Wala may bayot mo tong dirap na nagian namo na ikuan, abri na git. May nakikita kaming box na gold. Parang demonyo bumubulong sa akin na kunin mo yan. Kaya pumasok kami. Sinabihan ko niya na huwag mong nakawin yon. Makonsensya, grabe tagsalas, Ginoo, ana. Kaya naman siya na kwarta na sulod, ana, Jom. Tapos kinuha namin yung box. Bang reliyon ko, hindi ko alam may alaga pala sa kanila yung box na yun. Kaya kinuha namin. Ang tabernakulo, isinakay raw nila sa motor. At saka dinala sa tubuhan ng Barangay La Paz. Tinungkab raw nilang pinto nito gamit ang bakal. Pero dahil wala silang nakitang pera, iniwan na lang nila ito sa gitna ng tubuhan. Nung nakita nyo na wala namang lamang pera, hindi nyo na lang binalik. Hindi. Bakit? Apiki na kay dagan magtawo na pagbalik na mo. Tatakot, konsensya ako, hindi ako makatulog. Hindi ko patulogon si Ginoo. Wala talaga akong kalamalam na naggawa siya ng ganyang. Eh nagulat talaga ako ng ganun ang nangyari. Simbahan pa naman. Yung nalaman ko na kasama talaga siya, nako, walang pirang ikakaganti na ikabayad sa kakahiyan sa buong mundo. Kasi napakahalaga yung tabernakulo sa Panginoon. Theft ang ikinaso natin kasi wala naman siyang force upon things. Si Maynard, ginawang star witness. Since kilala niya naman yung mga kapulisan natin, pag-approach pa lang namin sa kanya, nagsabi kagad siya sa amin na meron siyang alam at yung kasama niya. Kinulong sila while ginagawa yung mga documents. Upon submitting it to the fiscal, he told us na irregular filing na lang siya. Kaya nakalabas. Hiwalay raw kasi ang mga magulang ni Ramil, kaya siya napariwara. Minsan natanong ko kung sa dami ng pamilya, bakit sila pa ang pinaghiwalay ng Diyos. Kaya ako nagtatampo sa Diyos, re-rebelde ako. Sakit ba ya? Sakit nga ang pamilya bungkag. Doon, ang imong pagpakaulaw, sobra na doon. Bakit ako hindi madawat? Kaulaw sa mga tao, labi na Ginoo. Samantala, ang tabernakulo nilinisan na at dinasalan. At dahil agad din itong naibalik, pinawalang bisa ang tinatawag na Act of Reparation. God is with us. He's coming back to us. Talagang nasa aming loob ang yung happiness na nakita namin siya. Monsignor, kapag magtulong, pwede ba sana just for a week? Para lang turuan ng leksyon. They listen to learn. Hindi talaga maganda ang ginagawa nila. No? Especially the secretion of sacred things. Sina Ramil at Maynard humingi ng tawad sa Cura Paroco. The church has forgiven you. So, payo ko lang sa iyo and my request is don't waste your life. Yeah?
All you have to do is you have to pray, muwagayin ka ng kabutihan para sa lahat. Parang mayroong namang reparation ng ginagawa niyo. Ang mga nagkasala, pinatawad. Pero para ito'y maging lubos, kailangan din nilang ipangako na hindi na sila uulit.